Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan natin ang ika-apat na kabanata ng Dark Fairy. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa aking mga susunod na uploads. Napabalikwas si Ali at nalilitong inilibot niya ang paningin sa silid. Isang puting silid na walang sulok o hangganan. Sumasakit ang kanyang mata dahil sa sobrang liwanag. Gising ka na pala. Isang malamyong tinig galing sa isang napakagandang babae na nasa kanyang harapan. Maamo ang mga mata, maputi at may makinis na kutis at gininto ang buhok. Nakaputi ito at may suot na kwintas na ang pendant ay kawangis ng nakatatak sa noon nito. Sa paningin niya ay may sinag na liwanag ang sumisingaw sa buong katawan nito. Napaisip si Ali kung saan ito nanggagaling dahil wala namang pintuan ng silid. Nasaan ako? Nandito ka sa Morosa. Ako si Athena. Ikaw si Ali, anak ni Haring Liam. Naguguluhan pa rin si Ali. Nagtataka ka marahil kung bakit ka narito at bakit kita iniligtas. Tumango si Ali. Ngumiti ang dalaga at pakiramdam niya ay para bang hinaplos ng isang malamig na kamay ang kanyang puso. Isang di maipaliwanag na kapayapaan ang lumukob sa kanya. Sumunod ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman. Tumalikod ito at naglaho sa paningin niya. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay nasa gitna na sila ng isang hardin. Hinahanap niya si Athena. Nakita niya itong nakatayo sa gitna ng apat na malalaking poste. Nakatingin sa kanya at naghihintay. Mabilis siyang lumapit dito. Nakita ni Ali na may nakaukit na simbolo sa lapag nito. Ito ang simbolo ng Morosa. Hinawakan nito ang pendant at dinukot mula sa pinakagitna ang bato na kasinlaki ng butil ng munggo. Inihulog nito ang bato sa gitna ng simbolo at sa isang iglap ay napuno ng malapot ngunit malinaw na tubig ang pwesto na binagsakan ng bato. Kumumpas si Athena at umangat unti-unti ang tubig sa hangin at nagmistulang patag na salamin. Hindi naman makapaniwala si Ali sa nakita. Pagmasdan mo, Ali. Napatingin si Ali sa tubig at para bang pelikula na pinakita sa kanya ang mga kaganapan daang taon na ang nakakaraan. Ilang sandali pa ay nagpakawala ito ng iba't ibang kulay na agad namang kumalat sa apat na dako hanggang tuluyang maglaho. Isang digmaan ang kanyang nasaksihan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang babaeng ibinalanggo sa mahabang kristal. Ang sumunod na tagpo ay ang kanyang kapanganakan at ang kapanganakan din ng isang prinsesa. Hindi ko pa din maintindihan. Pinaliwanag naman ni Athena ang lahat. Anong kaugnayan ko sa lahat ng ito? Tanong ni Ali. Naglakad si Athena para ba itong lumulutang sa hangin. Bago nila lisanin ang lugar, ay nag-iwan sila ng isang propesiya. Nadarating ang panahon na muling mababalot ang engkantasya ng itim na kapangyarihan. Magdurusa ang buong lupain at babagsak ang kaharian. Ngunit isang araw na itinakda, ay may dalawang nilalang ang darating na pinili ng tadhana upang maging tagapagligtas. May taglay kang naiibang kapangyarihan. Nagulat siya sa kanyang narinig. Hindi kaya tama ang kanyang ama? Anong kapangyarihan naman ang taglay niya? Ikaw ang Beglo, Ali. At ang Sedol ay ang prinsesa sa mundo ng mga tao. Ang nawawalang susi. Naguguluhan pa din si Ali. Nagkakamali ka. Imposibleng ako ang tinutukoy mo. Ordinaryong diwata lang ako. Wala akong kakaibang kapangyarihan. Hindi maaaring magkamali ang propesiya. Paano ka naman nakakatiyak?
dahil nakasaad lahat ng ito. Kinabahan si Ali. Ipinanganak siya sa eksaktong oras ng pagsanib ng dalawang buwan. At ang prinsesa ay sa ikalawang pagbilog ng buwan. Napailim siya. Kung ako ang tagapagligtas, hindi ako karapat-dapat. Dahil madami na ang nasawi sa aking kasamahan nang dahil sa aking kapabayaan. Naalala niya ang mga kaibigang kanina lang ay binawian ng buhay. Ali, ang lahat ng nagaganap ay pagsubok sa iyong katatagan. Ituring mong isang malaking aral ang bawat pagkakamali. Ang bawat buhay na nawala ay gamitin mong inspirasyon. Huwag kang magnangis sa mga buhay na nawala. Huwag mong panghinayangan ang hindi mo nagawa sa nakaraan. Isipin mo ang mga nabubuhay pa at naghihintay sa muling pagsilang ng pag-asa. Hindi mo na mababagong nakalipas. Nauunawaan mo ba ako, Ali? Tama si Athena. Kailangan niyang maging matatag. Si Endora ang kalaban niya at kung hindi siya kikilos, ay mawawala ng saysay ang sakripisyo ng mga taong naghirap sa kamay nito. Oo, bakit ako ang napili? At nasaan ang kapangyarihan ko? Ang kapangyarihan ay nasa kaibuturan ng iyong puso at hindi pa nagigising. Ngunit darating ang oras na kusa iyong lalabas. Ang tanging nasa isip niya ay makipaglaban. Nakahanda na siya sa kung anuman ang mangyari. May paraan na pala upang wakasan na ng tuluyan ang kasamaan ni Endora. At nakasalalay iyon sa kanya. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Athena. Ali. Natatakot ako, Athena. Wika ni Ali. Ganoon din ang sabi ng kanyang ama. Na nakatakda siyang wakasan ang kasamaan at ibalik ang katahimikan. Ali. Sa takot nag-uugat ang katapangan. Walang magiting na mandirigma ang hindi nakaramdam ng takot. Ang mahalaga ay kung papaano mo gagamitin iyon upang magtagumpay. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan mong hanapin ang susi at ibalik siya dito. Kapag nagawa mo yun, ay dun palang magsisimula ang inyong paglalakbay. At sa oras na mangyari yun, ay tuluyan ang magigising ang kapangyarihan ng mahiwagang espada. At ikaw, ikaw Ali, ikaw lamang ang may kakayahang utusan ang kapangyarihan nito. Maaari ba muna akong bumalik sa Encantasia? Wala ng panahon, Ali. Bigla itong napaluhod at napadaing. Hawak nito ang naninikip na dibdib. Anong nangyari sa iyo, Athena? Inupo niya ito sa isang bato. Ang kadiliman. Unti-unti nang humihina ang harang. Kinakain na ng kadiliman ang aura ng lugar na to. Humihina ang kapangyarihan ko, Ali. Kung ganun ay handa na ako. Tumayo si Athena. Naging mabuway ang tindig nito. Bubuksan ko ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Tumango lamang si Ali. Sumunod ka sa akin. At dito na po nagtatapos ang ika-apat na kabanata ng Dark Fairy. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.